hindi ka ba na dalawang isip na gawin to? Kasi parang hindi mo pa nga na naranasan yung real tapos gagawin mo sa big screen na maraming nanonood. Hindi ka ba na dalawang isip? And why you accepted the role? First of all, kaya ko po siya tinanggap kasi gusto ko po talaga yung story dahil may aral yung story po namin. Hindi rin naman po basta-basta na puro love scene, puro intimate scene. Hindi naman po. Parang siguro, kung mapapaisip man ako, kasi gusto ko talaga yung, passion ko yung pag-arte. So, yung pagiging actress po siguro, pagdating po sa ganito, mas makakahalap po sa amin para mas mag-grow pa. Kaya ako po tinanggap siya. Last na lang, sigurado naman it will become successful the movie because doon sa nangyari nga na mga trailer, parang ganyan, pananawarin talaga ng tao. Pero kung sakali bang maging successful to at magkaroon ng part 2, kumaga yung part 2 mas wildest na, kumaga mas patindi pa yung papakita niyo kasi parang pinakita niyo na lahat dito, di ba? May pakikita pa ba kayo after this? Ano pa muna pinakita? We'll see. Yes, po. Para Mr. Gray and the Cottagers. We'll see po. Medyo pag-uusapan po naman siguro namin bago po gawin. It's not. It's very natural. Artistically. It's not. Ito po talaga yung kwento ng totoong nangyayari sa isang relasyon. Kaya okay po talaga siya. So far, kapag po nangyari yun, for sure naman po, mas magiging maganda pa nangyayari. Hindi ko po lang alam. Si Derek, how far pa yung kaya ipakita? May papat na ba dyan? Hindi lang arms, parang ganyan. How far yung kaya pa natin ipakita sa mga susunod? Kasi parang may kaya na rito eh. Ano ba yung kapangunan tayo sa mga susunod ng movie? At tuloy-tuloy na ba yung magawa niya ng ganito kung sakali maging successful? Ayun, hindi ako sure. Pero if ever maging successful siya and kilala kami sa kanya. Ako, I don't mind doing films like this kasi dito kami sumikat eh. And kung kailangan magpakita ng web for the sake of art, bakit hindi, di ba? For the sake of art. And for the sake of... audience. For the sake of chickeness. No, kitagas. Okay, may ratings na po ba sa MDRC na? Ilan? Today pa lang. So, abangan natin yung art. So, let's pray. Yes. Congratulations, Sina Tan. Thank you. Thank you. Ikaw na. Wala na ako makita mo. Inalabas muna ako sa mga love scene eh. Kasi parang, dun sa trailer, parang ano din, di ba may secret na sinabi? Pero parang may psychological effect ata itong ay, itong movie nyo, parang may something meron. Kasi parang si Derek biglang naging... Nung nakita mo yung pictures, parang naging mas wild ka, tapos parang biglang binubububububo na si Sanya. So... Ay, walang bugbog? You watch it na lang, makikita mo. Walang bugbog? Ano napanood mo, JP? Sorry ko nila kasi. Okay, share mo yung next week. Go and watch, and then you will see. Then I would just, yung secret na yun is, yung pwede ko rin sabihin, pero yun yung magti-trigger sa akin. So sa'yo meron? Sa akin meron, siyempre. Ano yun yung palabot ng kwento? Si Sanya, bakit Derek ka lang meron? Kay Wancho ka wala? Abangan! So paano marami kang ginawa dito? Marami kang ginawa dito. Basta ang kwento na to, malalaman mo kung sino ang abak talo. Yeah, ang tatay. Ang tatay? Nanay. Well, yes, sorry. Hindi. Dito mo malalaman kung sino ba ang talo. Kaninong abak yung nagwagi? Sige lang, walang interesting kapag hindi love scene. O, yun na lang. So, pwede kong pa-differentiate lang kung gano'y yung level ng adjustments and level ng pagka-aggressive ng mga ginawa nyo sa different levels. Siguro sabihin ko, pagdating sa pagiging tweetums, medyo gamay na namin ni Derek. So, medyo mabilis na talaga sa amin. Pagdating naman sa romantic,
dati. May kinig agad. So, for me kasi pagdating talaga papanang kama, kung kailangan mong ma-love na sa tao at boyfriend ko talaga siya. Before ako sumanang, mararamdaman ko ng boyfriend ko siya. Ganun. Pagdating naman sa pagiging aggressive, ang ganda nito kasi ang hirap gawin. Ang hirap niyang gawin for me. Pero kinaya lang. To go into details, siguro ang aggressive namin, syempre may wanting careful, may wanting choking, usually mga ganun. Yun, ganun siya ka-intense. And pag romantic, syempre, mas slow yung kiss, mas tender, mas mabagal. Tapos pag, yun, mga ganun. So, kita-kita mo talaga yung, ano, yung difference ng dalawa. Pero ito naman, sa akin, ganun din parang pumping in one of your pumping in almost all of them. Yung sa car, di ba? Meron. Oh, ito na lang sa niya kasi MBSD ka, di ba? So right after doing everything in one of you, would you be ready to entertain and siguro engage in a romantic relationship in real life? Ready ka na? Okay sila. Hindi ko pa masabi kasi sa ngayon, sobrang busy talaga. Parang iniisip ko pa lang na, saan ko kaya siya isisigil? Paano kaya kami mag-date? Alam mo yun, paano kaya kami madalas nakita? Paano kapag humihingi siya ng time, paano kung hindi ko naibigay? Parang unfair para din sa guy. So I think, magkakaroon lang ako ng relationship kapag ready na talaga ako. But so far, sobrang busy po talaga. Pero may takeaway ka na from the movie, if ever na halimbawa? Hindi ko masabi eh. Walarating naman yan, if ever, di ba? Hindi na lang. One thing's for sure na pag real deal na yung sa atin, sabihin niya, ay, ganito lang pala yun. Parang hindi naman ganun na experience ko dati. Why? So, ikaw pala. Ikaw na play. Pero last na, ito na lang. Siguro na maintain yung inyong friendship and walang awkwardness despite all the intimate scenes that you did for the movie. Siguro malaking tulong yung friends kami and alam namin yung secrets ng isa't isa. And like after take, automatic cut. Yung nakakatulong din yung pagka-professional niya na parang hindi talaga niya tinadala outside the scene. Yung feelings na kailangan maramdaman sa scene. So, yun. Kasi mga actress eh, mga galing kasi sa niya, kaya talagang kaya na talagang kukat-kat na talaga. Kaya walang awkwardness. May dalitan ko lang po, siguro kaya na naging okay din talaga kami kahit after this. Every time na, syempre hindi mo naman maiwasan na makakaramdam ka ng pagod o meron siyang problema. Nandito kami ng dalawa para sa isa't isa. Sobrang open namin sa isa't isa. So, every time na may kailangan kang kaibig, may kailangan kang pwede, nandito lang ako. Ganun kami pareho po. Diyan lang siya. Thank you. Thank you, Snacks. Hi. Isa na yung muna. Ano ito? Kasi online, ang pagdating sa sits niya ni Jack Roberto. Kuya mo. So, napanood na ba niya yung trailer? Yes, yun, sabi niya, hi, pinupila ka sa akin ng sa akin. Pero natutuwa siya sa akin kasi, syempre medyo sabi niya, sabi niya, na-shock talaga siya. Pero proud yung kuya ko doon sa lahat ng ginagawa ko kasi alam naman niya na once na pinasok ko itong pag-artista, hindi mo maiiwasan na meron talaga mag-offer sa'yo ng ganitong klaseng movie na alam naman natin walang masama dahil sabi nga nila artista tayo at lahat ng at passion ko to. So kapag mahal mo naman kung ano yung ginagawa mo basta ibibigay mo lang kung ano yung dress mo. So for me, happy naman siya, proud of Roger. Hindi niya nga nalang kaya yung panoorin mo na pag-iisipan pa naman niya. Ay, yung gano'n sa akin. Yung people close to you, ano yung mga reactions, friends, family? Yung mga friends ko, actually, ito totoo, hindi mo ito alam, may karang sabihin sa'yo. Nagpo-post sila ng mga pictures mo sa Fiverr group na kinakap ko daw. Sabi ng mga high school classmates ko. And,
Kasi yung mga classmates ko supportive talaga sa akin sa lahat ng mga shows ko eh. And first, mga lalaki yung mga taga-Baret, so mga medyo bruce ko, gano'n. Pero first time ko silang nakita na, bro, susuportan ko, ang ganda nito. Alam mo, kahit yung mga klase mo talaga, na hindi talaga sila nanonood ng mga movie, alam mo, talagang susuport nila. So, nakakatuwa. Yung mom ko, ano eh, hindi pa niya kasi nakikita kung gano'ng mag-grabe, kaya hindi pa siya gano'ng last interview sa ako, nire-reverse pa ba yung mga delegacies o parang going the flow? Usually blocking lang. Blocking, tapos ako. Kiss dito, hawak dito. Pero kami na yung dati yung bibigay ng pisil. Alam mo yung gets, papahawakin niya pero kami yung pisil. Thank you. Hello. Hi, bro. My question goes to what will you on? Kasi tinanong nyo yung lahat, yun yung pinaka-excited nyo. Part of doing the love scene, so it's really like to, without further revealing the whole story of the film, let us know naman your characters and who are you, what's your name there, tsaka yung mga supporting us. Ako dito si Jake, Amboy na umuwi sa Pilipinas, sa Samina, si Ed. Sila, big star na sila ngayon. So talagang
we're honored na parang medyo at least kahit papano nasa path kami nila na may chance kami talagang we have a chance to make it, so talagang for us but of course with the guidance of Regal, we're very thankful din na ibigay nila sa atin. Ano lang po, tsaka iba-iba na rin naman po yung klase ng pagiging sexy eh. At depende na rin po sa aming dalawa kung paano namin aalagaan yun. At yun nga po, sa Regal naman po at sa GMA, for sure naman po aalagaan kami. Yun po. Gary, does this mean ba na ito na rin yung start wherein mag-endorse ka na rin ng underwear? Kasi like sa bench, go mo po, shirtless na. Pero this time nga, abang na abang si Albert. Abang na abang si Albert sa underwear mo. pwede naman na kasi ano eh, okay naman na. Kasi I'm 23. So, ilang taon na siya? 23 po. Yeah, so pwede yan, asa tamang age na. Well noted. How would you describe yung kiss, sana yung kiss, hindi yung kiss mo? One word. Wet. Passionate. Wow. Passion. Bakit daw passion? Ito kasi yung love eh. Pag nandun yung love, alam mo yun, sobrang bibigay mo lahat, so... Kaya regata kayo last? Sa pag-describe niya natin sa akin, wait, sa kanya pa siya eh. Nalangin, babae. Okay, thank you. Primus, patingin lang tong pelikula nila to. Alay natin. Nice ang pelikula mo. Mas marami pa ilalabas. When is the premiere night? Tuesday. October 9. Will you watch? Yes, sir. Invite ko si Nadobi. Ay, sige po. Invite ko si Sir Ben. Hello, good afternoon po. Isa na tatanong ko, ano lang, give 5 things that excites you. Can I answer for that? Wow! Of course! Yes, that was my mind. Lifeline. Straight to the point. The boobs, wet. In order, Derek, in order. In order. Wet, boobs. waist. Big thighs. Professional, huh? Okay lang, lalaki. Tinignan yung katabi niya. Tinignan yung visual. Amoy. Scent. Ako, ano? Abs. Abs. Of course, face. Gusto ko yung lips. Personality, syempre. And yung sound. Nasa kanyo ba dyan? Thank you. Laking direct ba dyan? Oh. Yeah. So ito na ang next question. Hi, good afternoon. My question goes to Sanya in particular. Kasi nga, ikaw yung nag-claim na NBS. So, meron bang sensual workshop prior to doing the last things? French fries. Kasi hindi mo ako na-crave. Aso maal. So, French fries with cheese. Oily diet. Oh, with cheese and... Salt, extra salt. Yeah. Yeah. Ha? Ito ay malis. Yung oil. Pag ginawa ka mong ganun, mababasahin ka. Ay!
Info. Okay. Last na lang kay Sanya pa. Sanya, si Derek Ronnie kasi did a film way back, siguro 2006. This was Romeo and Juliet. So, ang theme kasi